Magandang araw sa mga magigiting kong manonood at tagapakinig. Magandang araw, Ma'am Lloyda Marasigan. Aking guro sa Literatura 112 na kung saan ay pinagagawa kami ng isang pananaliksik patungkol na mayroong kaugnayan sa aming kursong tinataha. Ako si Ryan James Mendoza Abaca na kumukuha ng kursong kriminolohiya sa section na BS Criminology 2E2. Ang aking pamagat ay ang epekto ng cyberbullying sa pag-uugali ng mga biktima at sa organisasyon ng pagpapatupad ng batas sa lipunan. Sa pananaliksik sa sosyalidad at literatura 112. Panimula. Sa ating mundong ginagalawan, marami na kaambang suliranin at dahilan na nagmumula sa mga problema ng ating lipunan. Maraming naglipa ng mapanakit sa kaisipan at kalusugan ng isang individual. Ang isa na dito ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying ay isang naghahatid ng nakakatakot na pinsala at epekto nito sa buhay ng tao. Ito ay nagmumula sa isang mga kamandag at lason ng iba't ibang teknolohiya na kung saan ay naglalabas ng iba't ibang modus para makapanloko ng kapwa. Ito ay naghahatid ng mabibigat na karga ng pakikipagkomunikasyon sa pagitan ng taong mangbibiktima at bibiktimahin gamit ang mga nakakalasong teknolohiya na umiiral sa ating lipunan, na isang malaking dagok at lubhang naapektuhan rin ang maayos na daloy ng organisasyon ng mga nagpapatupad ng batas sa lipunan. Kahit ang hanay ng ating kapulisan ay lubharing nahihirapang malaman at matukoy ang tunay na salarin sa likod ng nagtatagong makamandag na teknolohiya. Isa ang cyberbullying sa pinakamahirap, pinakamatinik at pinakamabagsik na isang anyo ng krimen na tinutugis ng ating mga bayaning kapulisan dito sa ating bansa, lipunang ginagalawan. Lahat ng tao sa ating lipunan ay halos mayroong social media accounts. Mapabata o maging mapamatanda ay halos lahat ay mayroong access at capability sa mga iba't ibang anyo ng makikita sa teknolohiya. Maraming tsansa at posibilidad ang maaaring maging masamang produkto ng mga umiiral na teknolohiya sa ating lipunan. Pero sa kabilang banda, maraming tao ang nagtutulungan ng mga teknolohiya, lalong-lalo na ang mga katulad kong estudyante na naghahangad ng isang kaagapay at katulong sa aming isinasagawang pag-aaral sa paaralan. Hindi lamang sa mga estudyante umiikot ang kahalagahan ng mga anyo ng teknolohiya. Ito ay nagbibigay daan para magbukas ng isang maayos at mabilis na paraan sa pakikipagkomunikasyon ng ating mga pamilya, kamag-anak at mga kaibigan, kahit sila ay nasa malayong lupalop ng bansa. Pagdating naman sa sistema ng pamumuhay ng tao, marami rin tayong maaaring matutunan na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at posibleng makapagbigay ng mga solusyon sa ating kinakaharap na suliranin sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay dito sa ating lipunang ginagalawan. Isa sa madalas mapunterya ng cyberbullying ay yung mga taong walang kontrol sa paggamit ng iba't ibang anyo ng teknolohiya na isang pinagmumulan at kahihinatnan ng isang masamang resulta, bunga ng pagkakalunod sa paggamit ng mga teknolohiya na kung saan magkakamit ang isang individual ng hindi importableng kalagayan sa kanyang pag-uugali. Isa na dito ay ang malubhang pagkakabalisa at kung hindi makontrol
ang masamang natamong resulta hatid ng cyberbullying ay mayroong malaking posibilidad na makagawa ng hindi maganda ang isang biktima sa kanyang sarili, gaya ng isang malagim na iba't ibang uri ng pagpapatiwakal. Kapag mahina ang loob ng isang biktima at hindi kayang paglabanan ang mga ganoong sitwasyon, ay malamang na mauwi ito sa isang hindi magandang kalalabasan sa buhay ng isang biktima. Napakalaki ng naiiwang masamang epekto sa isang individual na nagiging biktima ng isang sistemang makamandag at lasong nagmumula sa mga teknolohiya. Ang isang dominante dito ay ang isyong cyberbullying, na kung saan ay mayroong nilalagakang malaking pagbabago sa daloy ng pag-uugali ng isang biktima. Isa ang cyberbullying sa pinakasalot na krimen sa ating lipunan. Isa rin itong malaking banta sa organisasyon ng mga nagpapatupad ng batas, dahil marami pang panahon at oras ang gugugulin ng ating mga kapulisan bago malaman at matukoy ang taong may sala sa batas, dahil sa galing na mga estratehiyang gamit ng mga taong mapangsamantala sa kanilang kapwa, na ang mundo ng nakakasakal na lingkis ng komunikasyon sa teknolohiya. Lubhang napakahirap kalabanin at sabanain ang aliw at saya na hatid ng teknolohiya, kasi hindi natin alam ang maaaring maging hatid nito sa ating mga buhay. Ayon sa batas, ang pambubuli ay nangangahulugan ng kahit anong paraan ng panggigipit na ginagawa ng isa o ng isang grupo sa isa pa. Physical man, verbal o mental na naglulundo sa kawalang ganang o takot na pumapasok ang isang estudyante sa eskwelahan. Isa sa nagdadala ng mga masamang epekto nito sa ating lipunan at buhay ng tao. Kasama rin dito ang tinatawag na cyberbullying. Ayon kay Bill Belsley, 2011, ang cyberbullying ay maituring na isang gawain bullying o pagmamaton. Ang pagmamaton ay isang uri ng pangapi o panunupil na isa ring uri ng ugaling mapanalakay, mapaghantulong o aggression na kinakikitaan ng paggamit ng dahas, pamimilit o pumumersa o kuwerson o sa pilitan upang maapekto ng isang ibang tao, partikular na kung ang ugali ay kinagawian at kinasasangkutan ng kawalan ng katimbangan o hindi patas ang kapangyarihan. Maaari itong kasangkutan ng panliligalig ng binabanggit, pagsalakay o pumimigil na pangkat, at maaaring nakatuon ang paulit-ulit sa isang partikular na biktima marahil dahil sa lahi, relihiyon, kasarian, sexualidad o kakayahan. Ang biktima ng pagmamaton ay paminsan-minsan tinutukoy bilang isang punterya o ang pinupukol. Ika-6 ng Hunyo 2013 ang ipasa ng mataas na kapulungan o Senado ng ika-15 Kongreso ang Senate Bill 2667 o mas kilala bilang Anti-Bullying Act of 2011. Enero 2012 naman nang ipasa sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan ang House Bill Number 5496 o Anti-Bullying Act of 2012. Layo ng batas na maging pangangailangan sa lahat ng elementary at high school sa buong bansa na pagkakaroon ng mga pulisiya upang mahadlangan at magawan ng karampatang aksyon ang mga kaso ng pambubuli sa kanya-kanyang institusyon. Bago pa man maganap ang cyberbullying at tamaan ng masamang epekto ang isang individual, mayroong ilang dahilan at oportunidad kung bakit humantong at nangyari sa isang biktima. Ito na dinodomina ng internet trolling at cyber stalking.
Ang internet trolling ay isang pangkaraniwang uri ng pananakot na nagaganap sa isang online na komunidad. Tulad ng online gaming o social media. Upang makakuha ng isang reaction o pagkagambala o para lamang sa pansariling personal na libangan ng isang tao. Ang cyber stalking naman ay isa namang uri ng pananakot o panliligalig na gumagamit ng elektronikong komunikasyon upang mahuli ang isang biktima. Maaari itong magdulot ng kapanipaniwala na banta sa biktima. Ang kamalayan sa Estados Unidos ay tumaas noong 2010 dahil sa bahagi ng mga kaso na may mataas na profile. Maraming estado ng US at iba pang mga bansa ang nagpasa ng mga batas upang labanan ang cyberbullying. Ang ilan ay idinisenyo upang particular na targetin ang cyberbullying ng teenager, habang ang iba ay umaabot mula sa saklaw ng pang-physical na panliligalig. Sa mga kaso ng pang-adultong cyber harassment, ang mga ulat nito ay karaniwang isinasampa simula sa lokal na pulisya. Ang mga batas ay naiiba ayon sa lugar o estado. Noong 2019, pinakamataas ang bilang ng mga insidente ng cyberbullying sa Pilipinas para sa mga nasa Region 4A na umaabot sa humigit kumulang 92,400 biktima. Ang cyberbullying o cyber libel ay may naganap din sa Region ng Caraga at sa National Capital Region. Ayon sa isang ulat mula sa GMA News noong 2016, na sa Pilipinas ay mayroong maraming mga kabataan na naharap sa cyberbullying o pang-api online. At dahil sa paglago ng komunikasyon, ganoon na rin nakalago itong gamitin sa maling paraan. 18% ng mga batang teenager na may edad 13 hanggang 16 sa Pilipinas ay nakakaranas ng cyberbullying. Samantalang 600% ng mga kabataan na may edad 7 hanggang 12 ay nakakaranas na din ng parehong karanasan. Ipinahayag ni Angelic Jordan 2019 na nakapagtala ang Philippine National Police ng 22 kaso ng cyberbullying simula noong taong 2017 hanggang March 2019. Siyam ang naitalang biktima ng cyberbullying noong 2017, 11 noong 2018 at 2 hanggang buwan ng Marso ngayong taon. Karamihan sa biktima ay mga menor de edad. Kaya naman ang nais at layunin ng pananaliksik na ito na bigyan ng isang maayos na kalinawan at kaunawaan kung ano nga ba ang cyberbullying na madalas na mangyari sa mga teknolohiya na nagbibigay ng masamang dulot sa buhay ng tao. Nais rin ng pananaliksik na ito na maipakita ang epekto ng cyberbullying sa mga mag-aaral, mga tao sa ating lipunan at epekto sa organisasyon na nagpapatupad ng mga batas sa ating lipunan. Paglalahat ng suliranin. Upang may sakatuparan ang layunin ng pag-aaral, humahanap ang pag-aaral na ito ang mga kasagutan sa mga sumusunod na suliranin. Una, bakit mabilis at maraming nabibiktima sa paggamit ng mga teknolohiya sa ating lipunan? Padalawang katanungan, ano-ano ang mga posibleng kahihinatnan ng isang individual sa cyberbullying? Patatlong katanungan, ano ang mga maaaring mabago sa pag-uugali ng mga taong naging biktima ng cyberbullying? At pang-apat na katanungan, bilang isang mag-aaral,
paano mo mabibigyang solusyon ang pag-iwas na maging biktima sa cyberbullying?